Good morning! Welcome to Vlogmas Day 14. So it's December 14, 2017. Current time, 8:43 a.m. Nandito ako ngayon sa kwarto ni Brent. Nag-edit ako ng yesterday's Vlogmas. Kasama ko yung tatlong pusa. Ayun si Kawawa si Stella. Hindi siya kasha dun sa may beanbag. Beanbag to ni Alan. And then, ito yung massage. Yung pang back massage siya. Ayan, pinatong namin para pwede sila dun sa ibabaw. And then, ayan, window. Tinitingnan nila yung mga pigeon tuwing umaga. Wala siya, kawawa. Nasa baba. Hindi makakita. There's Luna and there's Ginger. Ayan, sila yung kasama ko ngayon. Siyempre, magandong oras. Wala na yung dalawa. Nakapasok na sa school tsaka sa office. Kaya ako, ito. Nag-edit ngayon ng vlog. Nag-breakfast na ako. Nagluto ako ng chicken sopas. And yun din yung baon ni Brent sa school. Pagkatapos nito, pagkatapos ko mag-edit, siguro maglilinis ako ng bahay. Which is araw-araw ko talagang ginagawa. Yun yung isa sa cons ng pag may pusa ka. Kailangan talaga lagi ka nagva-vacuum dahil yung balahibo. Lalo na, ito, Persian cat. Grabe, ang yaman namin sa balahibo dahil sa kanya. Si Luna hindi masyadong kung mag-shed. Lalo na si Ginger, parang wala lang. Pero diba, ginusto namin to. So, panindigan. Kaninang umaga, alam nyo ba? Nagkasagutan kami ni Alan. Kasi tinutulungan ako mag-mii si Brent. Ito si Stella, katok na katok. Eh, medyo nagmamadali na kami dahil what time na yun. So, hindi muna namin pinapansin. Ito si Alan, pagbuksan ng pinto, namuna si Stella. Muntik na natapilok si Alan. Tapos parang pinagalitan niya. Tapos muntik pa ni Alan maipit sa window. E di parang nainis ako. Sabi ko, tignan mo yung pusa. Sabi niya, kasalanan ko na naman. Lagi ko na lang daw niyang kasalanan. Inisip ko, syempre, sino ba mas may utak? Tao yung pusa. Syempre yung tao, diba? Tsaka, hello, alam mo naman may pusa. Tsaka, diba? Pero nakakatawa yung bago siya umalis. Alam mo, naghihintay siya ng kiss ko. Yun yung ano namin ni Alan, na kahit na nagkasagutan kami, talagang minsan naiinis ako sa kanya, naiinis siya sa akin. Dahil nga ako, syempre, medyo palaban din minsan. Kahit nagalit kami, honey pa rin ang tawagan namin sa isa. Imagine, nag-away na kami, honey pa yung tawagan namin. Pagka umaalis kasi siya, talagang lagi akong kumikis sa kanya, lagi siyang, o kaya siya kumikis sa akin. So, parang wala na. Kala ko nga mag-away kami ngayon. Pero wala, ganun talaga kami dalawa. Bawa, nag-away kami ng araw na yun. Ako naman, mananadya ako, magluluto ako ng masarap. para ingitin siya. Wala siyang rason na hindi siya kumain. Sasarapan ko talaga yung pagkain. So yun, Han, kain na. So yun, bati na kami. Dal ko para makapagkwento ko ng maayos. Anyways, while I was editing yesterday's vlogmas, na-realize ko na parang bitin yung kwento ko about dun sa kailangan nyo matayin yung mga anak nyo pag naglalaro ng video games or online games, especially if it's an R18 video game. Siguro na napapaisip yung iba why I gave my son an R18 video game to think he's only 9 years old. I trust my son so much. I know that he's smart enough to know what's real and what's not, what's good from evil. Yesterday, may nangyari while he was playing Call of Duty. Pinayagan namin siya mag-video game. Okay, dahil wala siyang exam today and wala siyang homework. Para ma-relax lang siya, makapaglaro naman. Dahil kawawa naman kasi, diba, na-akas siya and hindi nga siya lumalabas. So, hinayaan namin. And then, siguro, parang nadala siya dun sa nilalaro niya. Bigla siyang napa-SHIT. So, imagine my horror hearing my son for the first time saying a bad word. Nag-freak out ako. I confronted him and sabi ko, ano yung sabi mo, Brent? Sabi niya, ay, mommy, I said, ship, S-H-I-P. So sabi ko sa kanya, saan sa game na yan meron yung ship? Naglalaro rin ako ng video game na yun, ng Call of Duty. Alam ko kung ano yung, kung may ship ba o wala. Alam ko, nagsisinungaling siya. So I asked him, what did I tell you about lying? Sabi niya, you don't lie to the person you love. So, alam niya na he's in big trouble. So, sabi ko sa kanya, and then why are you lying to me? Siguro narinig ni Alan yun dahil nag-freak out ako eh. Natutulog si Alan nun eh. So, napalabas siya ng kwarto and ano nangyari? Ba't ko rin pinag-iinitan? Sabi ko, no. Nagmumura na siya. Sabi kong ganun. Dahil yun sa stupid video game na yan. Sabi ko,
I know it's partially my fault. Parang bigla akong talagang nainis na nagalit. Nagalit din siguro ako sa sarili ko dahil nga I let it happen. Sabi ko, patayin niya yan, patayin niya yan. Tapos sabi niya, pabuya mo na mama yung patayin niya yan, ganyan, ganyan. Siguro kasi mainit yung ulo niya dahil nabigla rin nagising. Brent turned it off and then ako, umalis muna ako, pumasok ako ng kwarto. And then na-realize ko, kaming magkakapatid, lumaki kaming both of our parents nagmumura. Yung mga tito and tita namin nagmumura. Yung pinsan namin na mas may edad sa amin nagmumura. Pero kami magkakapatid, lumaki naman kami na hindi pala mura, hindi nagmumura. Hindi ako magmamalinis. Siyempre may time din na napamura din ako. But never around my parents. Biski sa social media accounts namin, hindi kami nagmumura. Sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, no. Never. Kasi, naka-follow sa amin yung mama ko. And parang, nahihiya naman ako na magaganon ako na mababasa yung mama ko or mababasa na lang ng iba and iisipin ng ibang tao. Paano pagpapalaki yung ginawa dito sa batang to? Ang pangit ng mga words na mga sinasabi. Naisip ko, ano ba ginawa ng mama ko? Hindi naman niya kami yung tipong pinagbawal na magsalita nun, pero pinarealize na sa amin kung maganda ba siyang pakinggan, kung yun ba yung tama, okay ba yung mga sinasabi mo. If ever mangyari uli, at sana wag na uli mangyari, I still trust my son, sobra. And alam ko na narealize niya na mali yung nasabi niya, yung nagawa niya. I will let him make mistakes and hindi ako magsasawa na i-correct siya. Iyahati namin si Brent sa bahay ng best friend niya kasi may favorite sila. Yun si Alan and si Brent na sa bed. And then after, dadaan kami ng coffee. Bibili lang kami ng coffee. Yun, bibili namin. Later! Huwag mo kong alugin. Binibenta dito vanilla powder eh. Oo, oh, no. Yung mabulubin tayo. Masarap nga. Yun yung nilalagay sa matcha. Yeah. Thank you. Yeah. Kabili ko meron. Ay, hindi ko lang alam. Thank you, sleeve naman, oh. Malamig eh. Ang boses niya, macho din yung car niya. Gulat ka, nalakas ang boses niya. Sasakyan niya yun? Sasakyan niya yun. Mag-driver nga siya eh. Mag-driver. Shake shot. Shake shot. Kala ka tayo, no? Lamig. Tapos nang gaganito pa rin tayo. Nga, nagkamali yata ako. Ano? Kamali yata ako ng ordering. Nandito kami ngayon sa pharmacy. May papakita ako sa inyo. Sinong may sabi na walang Pasko dito sa Kuwait? Ayun, no? Merong silang Christmas tree. Kanina rin sa Coffee Bean, diba, may Christmas tree. Kaya mayroon. Merong Pasko dito sa Kuwait. Bumili ako ulit ng pretzel. Pero this time, yung sticks lang. Wala yung gusto ko yung pag-anon eh. So, pwede na to. Pareho lang naman yung lasa. Bumibili si Alan ng lotion ni Brent. Sabamed. Kasi dun lang yung si Brent. Pagka iba, nagkakaroon siya ng parang mga dry patches. Eczema ata. I'm not sure. Ayan, nakabili siya. Meron. Sa akin to ah.
Lang ang ori ka agad. Hoy, Abi, okay. Nangkaano ka? Kanina sinasabihan niya ako, bakit daw ang hilig ko dito sa pretzel? Hindi naman daw masarap. Tigas-tigas daw. Anong enjoyment daw? Eh, sa gusto ko, masarap eh. Angal-angal, pero siya nguya ng nguya. O ano? Kala niyo nung dugo ko. Bili lang ako sarili ko. Akala ko ba hindi masarap? Nay, gusto ko yung korting puso. Wala nga no, hindi nga available. Kaya nga sticks yung binili ko. Nilibre na nga kita ng coffee bean eh. Ay, thank you ah! Nakakaloka, sinasabihan pa niya ako na hindi raw masarap to. Ganun din yung sa una, yung sa una kong pretzel. Hindi raw masarap, ba't daw ako kumakain? Kasi naman kain din ang kain. At tumisil lang ah. Kumikita ba yung Pizza Hut na yan? O naman? Sa mga kumakain ng Pizza Hut, huwag na kayong kumain ah. Pag masarap naman, sira. Si Brad gusto yan, Pizza Hut. Sisiraan ko yung Pizza Hut na yan. Bakit? Na ano ka? Walang palibre eh. Baliw. Mura na nga lang eh. Di ba alam, ang Pizza Hut ang una ko nakain na pizza aside from 3M tsaka Greenwich. Ay, hindi. So, hindi rin ako kain. Hindi pa rin yan ang una. May aside. Hindi, eh. Ibig ko sabihin yung parang American pizza na may mga ibang toppings. Eh, alam ko lang dati is yung may ham, cheese, tsaka tomato pizza sauce. Okay. Yun yung parang Pizza Hut yung super supreme. O, di ba? Yung halo-halo siya. Nung una ko nakain siya, sabi ko, okay. Iba yung lasa. Hanggang sinasana yung palette ko. Gusto ako. Tsaka daw may din na pizza before, yung 3M. Hindi ko gusto. Gusto ako, gusto kong pizza. Richon flavor. Wala nang ganun. Okay, fine. Balik nila. Bigyan sisig flavor. Ano kaya pizza na? Tuyo, meron. Tuyo flavor, meron. I want to go healthy. Healthy! No, gusto ko ngayon kumain ng ano, okra. Yuck. Tapos may cheese? No. Tortang okra. May meron nun? Of course. Ano, I know. Yung torta naman talaga ang ano, okra. Kaya nga, tortang okra nga. Gusto ko ng tortang okra. Nawala na nga yung sasakyan na pupuga-puga. Nandito siya eh. Di sana nakahinto tayo. Na nga, hindi nitignan ko nga eh. Baka nasa kasutinahan na siya. Ha? Umabot siya? Umabot siya sa gasoline station at sa Mirac. Mali mo. Oh no. False alarm lang pala yung nangyari sa kanya. Nabangga ako yung side mirror ng kabilang sasakyan, honey. Oh my God. Okay pa. Hindi, okay pa. Ang lamig! Kaya hindi ko maubos-ubos eh. It's so cold. Excuse me.